pagbabago sa pamilya ko, pagbabago doon sa mga kaibigan ko, at doon, napakarami pong naging pagbabago na ginawa ng Panginoon. Unang-una po, pagbabago, nakita ko po rito, yun po ang tungkol sa rebulto. Gusto ko lang bigyan ng panahon ang tungkol sa rebulto. Opo, dahil ito ang ano namin, topic, nakasalanan ba yung tungkol sa rebulto? Yung tungkol po dito, binabasa po sa akin ng Panginoon, ang nakalagay dito sa Genesis, Exodus chapter 20. Gusto ko lamang po bigyan ng panahon. Sabi mo rito, thou shalt not make unto thee any graven image or likeness of anything in heaven below, above, or that is in earth beneath, or that is in water under the earth, thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I am the Lord thy God, I am jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto third and fourth generation to them that hate me, and showing mercy unto the thousand of them that love me, and keep my commandments. So, nakita ko po rito na forbidden po sa Diyos ang paggagawa ng graven image. Una, paggagawa. Ang ikalawa po, yung pagbabaw down, sabi sa verse 5. At pangatlo, yung magsiserve, paglilingkod sa kanila. No? Bakit po? Sapagkat sinabi po ng Diyos na He is a jealous God. Seloso po pala ang Diyos. No po? At ganun din, ay pinakita niya yung kanyang habag, sabi niya gano'n, visiting the iniquities of the third and fourth generation. Meron po palang curse, meron po binibisita ng Diyos, yung ayaw sumunod sa kanya, nadadamay po yung hanggang ikatlong generation po natin, hanggang ikaapat. At gano'n sabi niya, na yung kumagawa po ng graven image, well, them that hate me. Isa po palang isang galit na nakikita na nawawala po yung pag-ibig natin sa Diyos na ilalagay natin sa ibang bagay yung ating atensyon. Kaya sabi niya, showing mercy. But to those who love them, sabi niya noon, yung nagmamahal sa kanya at sumusunod sa kanya, ay pinagpapala niya na awa na habag siya. Kaya kung titignan po natin, una, God is a jealous God. Pangalawa mo, nakita ko rito na yung Diyos po, we cannot compare Him to anything here on earth. Wala pong katulad ang Panginoon. No, gusto ko sana magbasa ng banal na kasulatan, pero so sa Isaiah chapter 40 verse 18, ang sabi ng Panginoon, sinong itutulad niyo sa akin? No? Kaya dito po, kung meron lang tayo time, kaya po sinabi ko nga eh, kung pwede habaan natin ang oras, sapagkat ayaw ko pong i-cope na labang sa mamagitan ng aking mga labi, kung hindi, ang gusto ko po ay basahin po ang banal na kasulatan para sa ganon ay maunawaan po natin talaga na ang Diyos ang nangungusap po sa ating mga puso. Ang sabi niya sa Isaiah chapter 40, verse 18, sabi niya, to whom will I liken unto God, or what likeness will he compare to him? Kanino natin sabi gano'ng may kukumpara ang Diyos? Meron ba tayong pwedeng ikumpara ang Diyos sa Kanya? At sabi nga rito, to whom when I will liken to me shall I be equal. Ibig sabihin po, walang bagay o walang rebulto o walang graven image na pwede i-compare natin sa ating Diyos. Dahil ang Diyos natin siloso. Ang Diyos pala natin, kaya nagagalit po siya, lalo sa bansa Israel. Dahil ang ating Panginoon, na He raised up the nation of Israel, and the nation of Israel had become His son, inalagaan niya ito, pero sa mahabang panahon na tinulungan sila, pinagpala sila, ay nakita po yung pagtalikod nila sa tunay na Diyos. Nakiayon sila doon sa tinatawag na mga Diyos-Diyosan ang kanilang mga kapitbahay na bansa. And that is what we call spiritual adultery or spiritual fornication. Kaya ayaw po ng Panginoon. Bakit po spiritual fornication? Eh para pong mag-asawa eh. Na kapag mag-asawa,
May asawa ko, pagkatapos yung asawa ko, tumitingin pa sa ibang lalaki na meron siyang pakikipagrelasyon, apa yung talaga maganda dito ako. Ganun pala ang Diyos. Na kapag nakita niya yung tao na meron pang ibang binibigyan ng halaga higit sa kanya, na isa lamang bato, isa lamang ahoy, na ginawa niya lamang, ay nagtatampo po. Jealous po ang Panginoon, at sa pamamagitan nito, makikita po natin, na hindi siya pwede, bakit siya nagagalit? Sapagkat hindi siya pwede ikumpara ang Diyos natin sa anumang bagay na nilikha niya lamang, na wala pang buhay. Kaya po dito, kung titingnan natin, sabi niya, to whom then will that of me shall I be equal? Wala po katulad ang Panginoon. No, sabi niya, is there any God before me? Wala tayong pwedeng iharin tulad sa Kanya. No, dito sa lupa, lalo na mga bagay lang. No. At makikita po natin na ang ating Panginoon, sinabi niya rin sa banal na kasulatan, na nung ako'y nagpakita sa inyo kay Moses, sabi niya, wala kayong nakitang anuman larawan. Hindi siya nagpakita ng mukhaan. At narinig lang ni Moses doon sa burning bush ay yung umaapoy na burning bush na hindi nawawala. At narinig niya lang yung tinig, minsan nga si Moses nasabi niya, Panginoon, ipakita mo naman yung iyong kaluwalhatian sa akin. Pero ang ginawa ng Lord, hindi niya pinakita ang kanyang mukha kung hindi pinalagay siya doon sa bato. At pagkatapos tinakpan siya, ay makikita natin, na talagang walang nakita si Moses na mukhaan ng Diyos. Hindi nagpakita ang Diyos. No? Bakit po hindi nagpakita ang Diyos? Kasi ho, ayaw niya, meron pang revelation siya pagdating ng araw, doon sa langit, doon natin makikita ang kanyang mukha. Mukhaan, makikita natin, pero dito hindi pa. Kaya lang ang problema po natin, dahil sabi niya, hindi nga ako nagpakita sa inyo ng mukhaan, tinigla. Kaya kung titingnan natin maging si Moses, hindi niya nakita. Kaya lang ang problema, nung sila'y umalis na doon sa bansa ng Ehipto, at lumabas na sila, sinamahan sila ng Panginoon hanggang makarating sila doon sa wilderness, nagpagawa sila ng tinatawag na rebulto. Anyo, the golden calf. Kaya nga, umakyat si Moses 40 days and 40 nights siya kinakausap niya ang Diyos. At ang Diyos naglagay doon ang 10 commandments na ito nga ang isang bagay. Ang sabi niya ganon, thou shalt not make any graven image in the likeness of in heaven, in earth, and earth below. And thou shalt not bow down before them. For I am a jealous God, ang sabi ng Panginoon. And I will visit the iniquity of your generation from the third and fourth generation. At sabi nga lang, but I will show my mercy and to those who love me. Kaya nga, napakahalaga po maunawaan natin na yung lumaban kay Moses, nagrebelde sa kanya, nagpagawa sila sapagkat di nila nakikita ang Diyos, gumawa sila ng Diyos na nakikita. Ito ang problema natin na gusto natin makita ang Diyos. At gusto natin ilarawan ang Diyos na hindi nakikita. Kaya nga ho, kasalanan po ito. Sabi ko ng ganon. Bakit po? Sapagkat ito pong tinatawag natin na graven image is a grievous sin before the Lord. Grievous sin. Hindi lamang po maliit na kasalanan ito. Pwede ito magdala sa atin sa dagat-dagatang apoy. Sinabi po rito sa aklat ng Roma, chapter 1, gusto ko pong basahin ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Romans chapter 1. Babasa mo lang. Okay. Ang sabi po dito, and they don't glorify Him as God. And they change the glory of the incorruptible God into the image of God, made like the corruptible man, and for sure, the creeping things. And sabi ng verse 25, who changed the truth of God into lie, and worship and serve the creature more than the creator, who is blessed forever.
Kaya nga sabi po ng Panginoon, pinalitan yung katotohanan ng isang kasinungalingan. Yung rebulto, yung mga images ay isang kasinungalingan ito na hindi natin pwede ikumpara sa ating Panginoon. At sa ganun din, ano po? Lastly, verse 32, who knowing the judgment of God, that they which commit such thing are worthy of death. Worthy of death. And not to do the same, but have pleasure in them that do them. Ito ho, ang salamat po sa pagbibigay ng extension ng intern. Next person. Ako na po. Okay. Maraming salamat, Pastor Senior Bingo Carino, sa iyong napakagandang presentation about sa Rape and EUPS. So, magtatayo naman po ako ng aking proposition about bakit ang mga Catholic o ang mga Katolikong simbahan ay may mga rupo. Ako question naman? Disamay ako po. Ako. Bakit naman po kami mga Katoliko ay may mga sinasabi lang graven image? Ako, graven image talaga yan. Pero, hindi po kailanman yan sinasamba ng mga Katoliko. Kung tayo po ay dating Katoliko at lumipat sa ibang sekta at sinasabi mong sumasamba ka dyan, ikaw ang may diferensya, hindi ang simbahan. Amen? Wala, tinuturo ang simbahan Katoliko na ang mga rebulto na nakikita sa anang sulok ng aming simbahan ay sambahin bilang Diyos. Bakit kami mayroong mga ganon? Ano ang sabi sa Genesis? Likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Ang tao ay kalarawan ng Diyos. Di ba? Kalarawan tayo ng Diyos. Niligaw tayo. Ibig sabihin, gumawa ang Diyos ng kalarawan niya. Ibig sabihin ba, nagkasala na ang Diyos? Huwag kang gagawa na kahit na anong larawan. Ang tao ay kalarawan ng Diyos. Ibig sabihin, guilty of adultery ng Diyos. Hindi po ganun ang unawa doon. Ano pa? Bakit kami may mga rebulto? Hindi bilang isang mga Diyos at hindi yan mga Diyos-Diyosan. Ang nakikita niyo pong mga rebulto sa aming simbahan, gaya ng rebulto ng Mahal na Birheng Maria, gaya ng rebulto ng Crucifix Christ, gaya ng mga rebulto ng mga mahanal, ay tanging mga paalala, mga representation ng mga taong tunay na banal na namuhay at tumungtong sa ibabaw ng lupa. Bakit sila ginawan? To imitate their faith. Hindi para sambahin ang kanilang rebulto, kundi para tularan ang kanilang pananampalataya. Sila po ang tinatawag namin hero of faith. Meron po tayong hero of revolution. Revolution. Yan po yung mga bayani. Iba po ang hero of revolution na may mga rebulto at iba po ang hero of faith na mayroong mga rebulto. Mas matindi ang mga hero of faith kaysa sa revolution. Amen? Amen. Ganun po ang aming unawa bilang mga Katoliko kung bakit kami may rebulto. Hindi para sabihin, yan ay mga Diyos. Walang sino mang Katoliko o pare nangangaral sa loob ng aming simbahan, sambahin niyan sapagkat yan ang ating Diyos. Wala pong ganun. At kung ikaw na Katoliko na iniisip mo na yan ay Diyos, hindi na po iyan. Turo ng simbahan, yan ay sarili mong kagustuhan. Kahit po ang aming mga dokumento o ang aming mga libro na nagpapatunay na ang pagbibigay namin ng parangal at papuri sa simbahan, at sa simbahan ng mga rebulto doon, tinatawag po namin yan veneration. Hindi po adoration. Act of veneration meaning to say, to respect, to honor, not worship as God. Wala po kaming katuruan na ganun. Ang aming mong pinagtataka, bakit ganun na lang ang bintang ng ibang sektang mga kapatid namin na umalis sa pananampalatayang Katoliko na matapos matanggap nila ang ganun nilang paniniwala, doon nila sasabihin na guilty of idolatry ang Katolik. Pero nung ikaw ay Katoliko pa, bakit hindi mo yan naiisip? Amen? Wala! Kahit kami, kung may mga rebulto o mga picture, mga larawan ng mga santo sa aming bahay, hindi po namin yan binabandera bilang mga Diyos.
Hindi namin kinakilala bilang mga Diyos yan, kundi mga hero of faith. Kung si Rizal ay mayroong rebuto doon, natural dahil siya ay bayanin natin, national hero. Hindi para sambahin bilang Diyos. Inaalayan ang bulak na sa darating na December 30. Natatapos lang ni Bonifacio na inalayan ang bulaklak doon sa monumento. Ibig bang sabihin, sinamba si Bonifacio bilang Diyos ng Ama ng Katipunan? Hindi! Bilang parangal, bilang pagbubugay sa kabutihang ginawa niya. Ang mga santo namin, bakit namin binibigyan ng ganun? Bilang parangal na sila ay namuhay, sumunod sa kalooban ng Diyos at binigyan namin sila ng ganong karangalan, hindi para sambahin bilang Diyos-Diyosan o Diyos, kung hindi bilang respeto at paggalang sa kanilang pananampalataya. Di ba? Alalahanin ninyo, kaya pinsebe ng Hebreo, ang mga namunong sa inyo at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya, papaano mo maaalala ang isang bagay kung wala kang nakikita? See? Kaya kanilang lagay ng mga ganon. Alalahanin ninyo ang mga namunong sa inyo at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Kaya pag nakikita namin ang mga ributo ni San Pablo, ang ributo na lalo-lalo na ang Hino Jesus, naaalala namin kung gaano katindi ang mga pananampalataya ng mga taong iyon. Hindi ibig sabihin ang ributo yun, yun na ang mahal na direk. No! Dahil yun ay representative lamang na tinatawag namin prototype. Ginagalang namin sila. Kaya mayroon kami tinatawag na holy images. Hindi lahat ng larawan Diyos-Diyosan. Dahil itong lahat ng larawan Diyos-Diyosan, papaano ang larawan ni Jollibee na nandoon na nag-i-invite pumasok tayo dito? Diyos-Diyosan ba yun? Paano ang larawan ni Rizal na nakatungtong doon? Larawan ni Magella na nakatungtong doon? Diyos-Diyosan ba yun? Ibig sabihin, ang Pilipinas, guilty of idolatry dahil sa katerbang mga ributo ng mga revolutionary hero ang nakatayo sa bawat pamahalaan o sa bawat bayan ng ating Pilipinas. Mga Diyos-Diyosan ba yun? Dahil during that time na dumarating ang kanilang mga death of anniversary, pinararangalan sila? Hindi! Bilang patunay na paggalang at pag-alaala sa kanilang ginawa. Lalo na ang ating mga banal. Binabawal ba ng Diyos yan? Mamaya ko po ako mag-re-debat sa aking napakinggan sa napakagandang bintang ng aking kapatid na Senior Pastor. Napakaganda ang inulat niya. Kaya kinukurik ko po bilang isang mananampalatayang Katoliko, bilang tagapagtanggol ng holy graven image na sinasabing pastor, itatayo ko po. Wala pong tinuro ang simbahan, lalo-lalo na ang aming Santo Papa na lumuhod sambahin ang mga ributo bilang Diyos. Wala pong ganun. Ang tinuro na sa amin, respect, honor. Bigyan ng parangal, bigyan ng papuri ang ributo ng taong ilan. Bakit? Dahil ang mga tao yan ay tunay na totoong tao during that time na sila ay nabuhay. Ang Diyos-Diyosan ay isang representante na isang taong hindi totoong nag-exist. Yan po ang kahulugan ng Diyos-Diyosan ayon kay San Pablo. Ang Diyos-Diyosan ay hindi tunay na nag-exist. Yan po ang meaning ng definition ng Diyos-Diyosan ayon kay San Pablo. Mga bagay na hindi totoo, Diyos-Diyosan yan. Ang aming ributo na mahal na dirin. Nag-exist ba ang mahal na dirin? Yes, magbasa ka ng Bible. Binanggit ang nari ni Jesus. Binanggit si San Pedro. Binanggit si San Pablo. Nag-exist ba lahat yan? Yes. Larawan man ang Diyos yan? Larawan. Oras ko na po ba? Di ba? Mag-ano ka lang kung ilang minutes na ako. Hindi po sila mga Diyos-Diyosan dahil sila ay mga totoong tao na namuhay during that time. Nakasalamuha nila si Jesus. Nakita nila si Jesus. Nahawakan nila ni si Jesus. Sabi ni John, at aming siyang nakita, nahawakan, at aming pinatutunayan. Di ba? Anong gagawin natin kung ang Diyos mismo nagkataong tao, nagpakita sa ano ni Jesus bilang tao? Hindi ba natin sila pwedeng gawaan? Dahil sa Old Testament, sabi ni Pastor, na ang Diyos daw hindi nagpapakita, pero gumawa na para ng Diyos, bumawa sa mga nagkataong tao. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi
nakikita, guilty of idolatry ba ang Diyos? Dahil nagkataong tao, kagaya ng larawan ng tao, Thou shall not make any graven image. Huwag kang dapat kahit na anong larawan. Pastor, mga kapatid, hindi lahat ng larawan Diyos-Diyosan. Dahil kapag kinonsider mo na isang larawan ay Diyos-Diyosan, tayo mismo guilty of idolatry. Dahil yung ID natin may mga picture. Di ba? Hindi lahat ng larawan ay matatawag mong Diyos-Diyosan. Gaya nga nung sinabi ni San Pablo, ang Diyos-Diyosan ay mga bagay na hindi totoo. Ang mahal na Birhen, na may ributo kami, totoo ba yan? Yes nga na yung Yesus. Nagkatawag, naging tao. Naging tao din yan. Ang mga apostol, ang mga santo, nagkatawag tao ba yan? Namuhay ba yung Diyos? Yes, totoo! Nakita, marami na nakita. Huwag natin sabihin during that time kung walang magaling na mga eskultura during that time. Sa panahon nga ng Old Testament, ang sabi sa Exodus chapter 20, verse 4, huwag kang gagawa ng kahit na anong larawan na nasa langit, nasa lupa, gumagapang. Sapagkat ako si Yahweh, ayaw ko binigong ko rin. Di ba? Jealous God. Pero anong sabi ng Diyos? Moses, Exodus chapter 25, verse 17, 18 to 19, and the following verse, gumawa ka ng dalawang gintong kerubin. At sa pamamagitan ng gintong kerubin, nandiyan kita tatagpuin at nandiyan ang aking presensya. Sabi ng Diyos, any kind of graven image kagaya ng nasa langit, kerubin, that is an angel. Ibig sabihin, ang utos ng Diyos, siya rin ang sumusuhay. Di ba? Baka nagbubuhay siya. Bakit gagawa ka ng larawan ng kerubin? At ang kanilang mga pakpak ay nakabukay sa kabalang tipan. At sa pamamagitan ng Ark of the Covenant niya, diyan kita tatagpuin. At ang mga pare, ang mga punong sasardote, kapag sumasamba, nagpapatira pa sa harapan ng gintong kerubin na kung saan nandoon ang kabalang tipan. Nagalit ba ang Diyos? Hindi, ang Diyos pa mismo ang nagpagawa. Kaya hindi lahat ng Diyos-Diyos, ng mga graven image ay Diyos-Diyosan. Mamaya, hihintay ko ang tanong kung sino yung mga Diyos-Diyosan na yan at itatanong ko rin sa kanya yan. Ano ba? Ang sabi ng Panginoon, dahil ang mga taga-Israel o mga Israelita, inilabas ni Moses doon sa ilang, ang titigas ng ulo. Anong ginawa? Nagreklamo kayo eh. Dahil sa katigasan ng ulo, si Yahweh nagpadala ng makamandag na ahas. Lahat ng matuklaw doon na mamatay. Nagsisi ang mga Israelita. Anong sabi ng mga Israelita? Nagsisisi kami sa ginawa namin. Pag hindi magsunod kay Yahweh, nalalangin si Moses, Panginoon, ano ang gagawin ko? Marami na namamatay sa mga makamandag na ahas na natutuklaw. Gumawa ka ng tansong ahas, ilagay mo doon. Saan? Sa tungkod. Lahat ng matuklaw, tunayin doon, hindi mamamatay. Ang sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng kahit na anong raw, gumagapang sa lupa. Ang ahas, gumagapang sa lupa. Guilty of idolatry ba, God? Ang sabi, di ba? Anong sabi ng Diyos? Huwag kang gagawa ng larawan na nasa langit. Yung angel na nakaroon doon sa gintong kerubin. At ano pa? At ang toldang tipanan, noong toldang tipanan pa lang doon. Doon datang na yun, sa toldang tipanan na yun, ang mga nandoon ay mga kagamitang ginagamit nila sa pagsamba nila kay Yahweh. May ribulto? Mayroon. Dahil ang lahat ng toldang tipanan na yun, bordado ng mga kerubin. Mamaya, binigay ko po ang talata sa aking ribas. Toldang tipanan pa lang yan, wala pa yung templo. Nandoon na ang kerubin na nasa ibabaw ng arka. At lahat ng tela o linong kayo na ginawang toldang tipanan, bordado ng kerubin. Nagalit ang Diyos, hindi. Dahil yan ay gamit nila sa pagsamba kay Yahweh. Mamaya po yung talata, maririnig nyo na sa katerpang mga ribulto na mga larawan na inukit na mukha ng tao, ribulto ng leon, ribulto ng leopardo, ribulto ng ox,
Tributo ng cut, ginawa at inilagay doon sa temple of Solomon. Ano sabi ng Panginoon? Sa templo yan, mananatili ako magpakailanman. Nangyari ang Diyos na gumawa ng datay na nakawala ng templong tibanan, nagpagawa siya ng tirahan niya. Ano nilagay ni Solomon? Nilagyan ng napakalaking 10 cubic feet sa bulwagan ng templo, ng 10 cubic feet na kerubin sa bulwagan pa lang niya ng templo. Doon papagpasok man sa Holy of Holies. 5 seconds. Nandito na. Marami. Maraming mga ributo ang ginawa na gamitan sa pagsamba nila sa tunay na Diyos na si Yahweh. Amen. Okay, doon lang po. Ano po? Marami pong mga ributo doon sa templo. Hindi lamang po sa tondang timanan na ginawa yung parang tent, pero nang nagpatayo na ang Diyos kay Solomon ng isang malaking templo, tadtad na ng mga ributo sa loob. Hindi nagalit dahil sa presensya ng Diyos doon sa templo, nagtadtad ng mga ributo ng mukha ng tao ng leon, hindi sila makapasok. Bakit? Nandoon ang kaluwalhatian ng Diyos. Magbasa tayo ang isang-isang ng Bible. Hindi yung buklat na buklat ng kung ano. Kailangan po kukuli ng Panginoon. Sige po. Ako na po magtatanong. Sino po na magtatanong? Si Pastor o... Ako na magtatanong. Okay. Limang tanong lang. Okay. Pastor, ito po ang aking napakagandang tanong mula sa iyong napakagandang presentation. Ang sabi mo po, jealous ang God at huwag gagawa ng kahit na anong rebulto. Ang tanong, ano pong purpose ng Diyos? Bakit po siya nagpagawa ng rebultong kerubin? Ano po ang purpose ng Diyos? Unang-una, hindi po ako nagsabi. Kaya kung ang pinasa yung Bible, ang Diyos po ang nagsabi. Para siya ay jealous. Apo. Pangalawa, yung po pinagawa niya mga kerubin, pinagawa niya po yun. Alas sa'yo po. Ang Diyos nagpapagawa, pinibigay niya kung sino ang gagawa, kung sino ang magkakarp, kung sino at anong disenyo, kung anong kulay, anong laki, anong lapad, perfect po pag ang Diyos ang nag-usap. Pero dito sa atin, hindi naman yung mga ributo ngayon na gumawa, hindi naman ang Diyos ang nagpagawa nito. Okay. At hindi, ang galing sa Diyos ang sukat, ang laki, at ang itsura. Okay, okay. Pangalawa na tanong, Pastor. Sabi po ninyo, hindi sa Diyos galing ang mga sukat. Yung pong templong ginawa sa Diyos galing ang mga sukat. Opo. Yung pong templong pinagawa ni Solomon, yung mga ributo doon, yung mga inukit na mukha ng tao, meron po bang inutos ang Diyos sa kanya na may mga sukat yun o wala? Meron. Hindi nagpapagawa ang Diyos ng wala ano po. Ano po ang inyong bakayan? Ang pagpunay ko, ang Diyos ang nagbigay ng wisdom doon kay, ay kay Bezael. Si Bezael ang gumawa na sa kaluhag. Siya ang nagbigay ng wisdom. Siya ang nagbigay ng karunungan at kakayanan. Kaya siya rin ang nagdano, nagbigay ng tamang mga sukat at ano sa doon sa pinduwa. Kahit na kaya no, ay Moses, yung pinagawa niyang tabernakulo, galing yun sa kalangitan. Kaya nga, pag ang Diyos na gano'n, nagutos, sumusunod tayo. Pero kapag hindi ang Diyos na nagutos, ay nako, baka mamaya tayo ang nakumuna sa Diyos. At sa halip na makatulong tayo, sa pananampalataya, makakasira po tayo ng pananampalataya. Pastor, sabi niyo, pag nagutos ang Diyos, wala pong nagutos kay Solomon na ang templo lagyan niya ng mga ributo. Bakit niya po yung nalagyan? Ang inutos niya kay Bezael, kaya si Solomon siya nagpagawa ng templo, ngunit ang Diyos ay nag-usap kay Bezael. At saka niya. Ang tanong ko po, sabi niya hindi po... Hindi nalagyan yun ni Solomon. O hindi, sabi niya po, dapat po inutos ng Diyos. Yung kung... Malasahin ko po ma'am niya, mag-inutos ng Diyos. Yung kung sinabi ko po, diba, gumawa siya ng templo. Exodus 41, ang Diyos ay nagutos. Ang sabi po ng Diyos, Pastor, huwag kang gagawa ng kahit na ano
larawan na nasa langit, nasa lupa, gumagapang sa lupa. Because I am the jealous God. Gumagapang ba ang Diyos sa kanyang utos o hindi? Kaya nga sinabi ng Diyos yan, huwag magpagawa eh, kasi hindi naman siya nagpapagawa. Huwag ka tayo gagawa, kung hindi siya nagpapagawa. Yan ang ibig sabihin, Exodus 20. Thou shalt not make any graven image in likeness in heaven, earth below, and thou shalt not bow down. Kaya ibig sabihin, naho, pag siya nagutos, gawa tayo. Pero sinabi niya nga, huwag. Kaya huwag tayo gumawa. Hindi po, ang tanong ko kasi po. Yan ang ibig sabihin ng Genesis chapter 20. Huwag. Chapter 20. Sabi, huwag kang gagawa ang sabi ng Diyos. Di ba tanong mo? Ang tanong ko po, lumabag po ba ang Diyos sa utos niya o hindi kayo nagpagawa siya? Ah, hindi niya nilalabag yung utos niya. Lumalabag yung gumagawa. Kasi tingnan natin. Ang mga gumagawa nito, tingnan mo, hindi naman sila pinagawa. Ang nangyari, karamihan po ng mga ginagawa natin, abay, kung sinong gumagawa nito, iba may ano pa eh. May nagsusugat pa, umiinom pa, naho? Kung titignan mo yung pamrika ng paghawaan nito, kaya na ginawa na ito ng Lord eh. Nung sa lugar na kung saan sa pinalit, gumagawaan ang napakarami ng bruto, ginagunan ito ng eh. Ha? Galit ang Diyos kapag gano'ng magumagawa. So, nagagalit ang Diyos. Kaya pag tayo gumawa ka, ginawa mo ang Diyos Diyos ha, tinawagit mo, ako hindi ka pinagawa. Okay, sabi niya po, nagagalit ang Diyos sa gumagawa ng ribulto. Nagagalit siya kasi hindi sinusunod ang utos niya. Opo. Sabi niyo po, nagagalit ang Diyos sa gumagawa ng ribulto. Dahil hindi natin utos. Opo. Ang tanong ko po, bakit po hindi siya nagagalit sa sarili niya gayon nagpagawa po siya? Siyempre, kasi may layunin siya pa sa sarili. Ngayon, may layunin pala. Ah, kasi hindi naman niya pinasasamba yun. Okay. Ah? Okay na po. Okay. Ano sabi ng palabra ng Salatan? My ways is not your ways, neither your thoughts your thoughts. For the heaven is made higher than the earth, so that my thought is higher than your thought, okay. And my ways is higher than your ways. Mataas ang aking naisipan, ang sabi ng Panginoon kaya sa kanyang mga kaisipan. Mataas, no, sabi niya kaysa sa inyong daan, yun ang sabi ng Panginoon. Last question, iba ang isip ng Diyos, iba ang isip ng tao. Lahat po ba ng mga ribulto ay Diyos-Diyosan? Eh, kapag dating sa relihiyon ang pinag-uusapan, Diyos-Diyosan lahat yan. Kaya yung example mo, okay, tingnan mo ha, yung example niya, Rizal, hindi naman Diyos-Diyosan, bakit kahit napatirapaan mo, luhuran mo yon, aba, sinasampa mo ba? Ibig sabihin, sabihin mo, magsinatan, gusto mo ipakita po rito, yan, sariya. Unang-una, ano po ba yung, ano yung tinatawag na graven image? It is a representation of anything. No? Ano yung idols? Ang idols is an image. Kaya kung meron na limbawa dito, merong image, idol yan. Bakit? Kasi kapag sinambayan, no, yung image, nagiging idolatry. At kung titingnan natin, mga mahal, no, when we talk about religion, no, katulad yan, pagsamba talaga yun, pagpapatira pa. Okay. Eh, sinasabi okay, naman ang religion na okay, natin okay, okay. Si Jollibee na sinabi mo, hindi naman tungkol sa religion eh. Yeah, and when we talk of religion at pinag-uusapan, kapag tungkol na sa Diyos, pagsumamba ka sa ibang bagay, lumabag ka kay Jollibee, ginawa mo, nanalangin ka, binigyan mo na lang, ginawa mo ang Diyos. Okay, Diyos-Diyosan talaga. And when we talk about God, makinig po sa dalit, ang Diyos ang doon sa langit eh. Andito yung ribulto eh. Iba ang Diyos, iba ang ribulto. Kaya pag sumamba na rito, hindi Diyos ang sinasamba natin. Pag nagpalit na ng patirapata, no? At saka ano ka, no? Niluhuran mo, aba, ibig sabihin niya, hindi Diyos ang ginagawa mo, no? Ang niluhuran mo, yung mismo ang dito na nagiging Diyos-Diyosan. Ang tanong ko po ay kategorikal. Lahat po ba ng mga ribulto ay Diyos-Diyosan? Ano klase ribulto? Lahat po ba? Lahat po? Lahat. General. Religion ba? Hindi po, in general. Ay, pangbili yan ang sinasabi ko. Ah, pangbili yan sa'yo. Pero hindi lahat ng ribulto ay Diyos-Diyosan. Lahat ng ribulto pang-religion ay Diyos-Diyosan. Okay. How about yung mga ribultong inilagay doon sa templo ni Solomon na baka o pag-religion yun dahil sila sumasamba? Just Diyos lang po ba yung matatawag o hindi? Aba, hindi na po yung tanatawag. Naalala mo si Ezekiel ang sinabi niya? Pinakita niya sa propeta, tingnan mo yan, sabi gano'n kung ano yung abomination sa loob.
Meron tinatawag ganun, abomination. No, sa loob ng templo. At ito yun, dahil sinasamba na ng mga tao. Okay. Meron pa ko oras? Para matanong. Meron pa? Okay, Pastor. Kung abomination pala doon sa loob ng templo, ang tanong, bakit ang sabi ng Diyos sa templong iyan mananahan ang aking presensya? Ibig mo bang sabihin na sa presensya ng Diyos nananahan din doon sa mga abomination sa loob? Maliban doon sa sinasabi mo kasi ng mga sumol, kasi yung templo ni Solomon, lahat siya ng mga walls eh, paikot. Meron niyang tinatawag na cherubim. Cherubim at saka meron niyang dahon. Paikot siya. No? Na pinagawa ng Panginoon. Ipinapakita rin yung presence niya ang doon. Dahil lang doon yung bantay ng mga anghel na cherubim. No? Meron din sinasabi mo dyan mga leon, may representation. Pero hindi pinagawa yan ng Diyos para sa ganon ay sambahin sila. No? Ang Diyos nagpagawa, kaya walang problema. Pero dito sa atin, kung tayo nagpapagawa ng mga ribulto, object for religious, magiging Diyos-Diyosan niya. Kasi bakit po? Dahil ayaw ng Diyos yung ating pananaw sa kanya na dadivert dito. Sinuso nga ang Diyos eh. Gusto niya siya na. No? Okay, tanong ko po pa siya. Alam, ang direction at focus ng ating yung pananaw sa loob ng mga ribulto, gaya ng ox, mga kerubim, kagamitan po ba yun sa pagsamba o hindi ayon sa Biblia? Aba, sabi ko nga, ang Diyos ang nagpagawa na rin. Kaya po, kagamitan po ba yun sa pagsamba o hindi? Hindi na kagamitan sa pagsamba. Okay. Kasi, hindi na sinasamba eh. Hindi na niluluran. Hindi na ba na inaanuhan. No? Hindi na ba na nagpapatira pa. No? Pero pag ginawa mo yun, nagpatira pa ka. Nagawa ng Diyos yun. Yung po bang yung mga revoltong pinagawa doon ay nandun doon sa loob ng kagamitan po bang ginagamit sa pagsamba yun o hindi? Sabi ko nga ang Diyos nagpagawa noon. Walang problema kasi meron siyang tanging purpose. Pero kung tayo magpapagawa muna, kaya pinagawa, hindi ang purpose ng Lord doon ay luhuran. Ang pag-inag-usapan natin pagluhod, pagtirapa, hindi naman nila ginawa yun eh. Binatanong ko lang po, kagamitan po ba yun na gamit sa pagsamba? Okay. Kasi sabi po rito sa Exodus 35:21, lahat ng nais tumulong ay naghandog kay Yahweh na inaakala nilang magagamit sa paggawa ng todang tipanan ng mga kagamitang pagsamba at ng kasuotan ng mga pari. Sino po yung nagsasabi ng totoo, Pastor? Yung Exodus o kayo po? Yung Exodus, kung titingnan natin, sabi ko, yung pagbibigay, offering, free will offering ng mga tao, hindi binanggit kung ano-ano yung ginamit sa pagsamba. Ang ginamit lang doon, yung sa ano ng pare, yung mga ano, no? Wala naman sinabi na yun ay gagamitin doon. Walang specific. Ang daming magagawa. Alam niyo, pinagawa yung templo. Ang totoo, nagpagawa ang Lord ng ano, nung shed, yung bubong, no? Tolda. Nagpagawa rin ang Panginoon ang tinatawag na labor press. Pagpasok mo pala, may labor press pa. Pagpunta mo rin, meron na ark, yung seven candlestick, may showbread. Pagpasok mo, may o lahat ng yun. Mga ganito ba sa pagsamba yun o hindi? May Moses yun, ang sinasabi mo, may mo. Tinatanong mo kanina, sandali ho. Ang tinatanong mo ngayon kay Moses, nag-complicate ka kay Solomon eh. Kanina, ang pinakita mo yung mga kerubim kay Solomon yun eh. Eh ngayon kay Moses, tabernakulo yun. Iba yung tabernakulo ni Moses, sandali ho. Iba yung tabernakulo ni Moses na nagbigay sila ng kanilang pangailangan sa pagsamba. At iba naman po itong templo ni Solomon. Okay po. Magkaiba yun. Okay, ito po yung tayo eh. Okay. Sabi niyo po magkaiba, di ba? Ito po sabi ni San Pablo sa Hebrew chapter 9, 1 and the following verse, ang pagsamba dito sa lupa at doon sa langit. In-specified nga sa loob ng templo, andun yung ilawan, andun yung lupa doon, pero din, ganun din po ba ang nakalagay sa toldang tipana ni Moses o hindi? Sabi ko nga, iba yung kaya, no? Ganun din po ba ang nilalaman? Hindi sila magkapareho. Meron po ba ang
punto doon sa toldang tipanan at doon sa toldang sa toldang tipanan meron doon yung tinatawag no yung tinatawag na arko meron doon tinatawag na cherubim din opo sa Metropolis naman wala naman o meron din eh ibang klase sabi ko sa akin ko meron din po man ganun na Ark of the Covenant sa loob ng templo ni Solomon o yun din po ba ang magkaiba sila magkaiba po ilan po ba Ark of the Covenant pinagawa ng Diyos isa. Bakit po na din dalawa sa inyo? Iba yung kay Moses, iba yung kay Solomon. Aba, nung wala na si Moses, hindi pa wala na yun, nagpagawa ng bago, ito tinatawag, ano, na Temple of Solomon. Okay, kasi yung Ark of the Covenant po ang tinatanong ko. Sabi niyo po, isa lang. Iba po pala sabi niyo ang Ark of the Covenant doon sa Templong Tipanan, at iba rin yung Ark of the Covenant sa Templo ni Solomon. Ang tawag kasi doon, ilan po bang Ark of the Covenant ang pinagawa ng Diyos? Isa lang nga eh. Eh bakit po nagkayo ko ng dalawa? Eh, ito kayo mga pangalan eh. Tingnan mo, Solomon's Temple, templo yun. Dito yung templo naman, arko. Hindi po yung tinatanong yung templo. Wala na po yung arko. Ark of the Covenant. Ha? Iba po yung arko, lalo sa mga materyales, sa mga nano, no? Iba po yung ano, yung Solomon's Temple. Dito po, wala po ako yung sasara. Pagkatapos ng Solomon's Temple, nag-iba yun. Nagpagawa na naman yung kay ano, Herodes na temple. Pastor, at ngayon, ginagawa yung third temple. Gagawin yung third temple. Pastor, ang tinatanong ko po yung about Ark of the Covenant, hindi po yung kaibahan. Kasi nga sabi ko, yung tinatawag. Ang sabi ko nga, nag-iiba ka ng linya, yung Ark of the Covenant mo, yung Solomon, tapos kay Moses na, okay, kasi tinanong ko po, sabi ko, yung po ba ang content ng Ark of the Covenant ay magkaiba rin po ba doon sa Ark of the Covenant na nasa loob ng templo ni Solomon? Magkaiba po ba ang Ark of the Covenant doon sa laban ng titana nila doon sa toon ng titana ni Moses? At magkaiba rin po ba ang Ark of the Covenant doon sa templo ni Solomon? Magkaiba po ba o hindi? Ako tinatawag ng mga materyales at sabi ko magkaiba. Magkaiba po siya ng materyales noon, iba yung gawa, iba yung itsura, iba yung figure. Kaya sinabi ko magkaiba. Pero same purpose, kinano ng Lord. Okay na po, okay na po. Tayo na po, masaya po. Tayo naman po. Thank you po. Chance po. Yan, guys. Sige po, tanong, Pastor. Ako naman tayo ng inyo. Tanong ka, sabi mo gano'n eh, yung snake eh. Sige po, tanong naman. Nagpagawa si Moses ng snake. Tanong na po, Pastor. Bronze snake si Moses. Kaya na, nagpo-proposition naman. Proposition. Diba? Nagpagawa. Ha? Ha? Magpagawa. Ilang minuto yung tanong. Ilang minuto. Ayun, sinabi ko. Itin din. Sige. Tanong. Basta rin ka na naman ng tanong. Kaya, hindi kaya ko ng proposisyon muna. Itindihan yung tanong. Sabi ko, nagpagawa siya. Hindi, sinabi ko yung sinabi niya eh. Ang tanong ko, based sa sinabi niya. Naubos yung ating oras. Hindi po siya. Tanong ko tanong niya. Sabi ko, nagpagawa si, ano, si Moses, pinagawa ng Diyos, yung bronze snake, na kapag tumingin doon yung mga tao na natuklaw ng ahas na nagkasala sa Panginoong gagaling. Hindi po ba? Apo. Ha? Tanong niyo po. Ay ngayon, sinabi mo, kasi ginagawa yun ng Diyos kaya hindi bawal magpagawa. Tama po ba yun? Apo. Ang tanong, yung po bang ginawang snake nung sinamba na, ito po ba'y pinaalis ng Diyos at pinawasa? Una-una, ang sagot ko, Pastor, ang ganda ng tanong mo. Sinira po yan dahil tinawag na niyang Nehusta. Sinira pala. Bakit? Dahil kinilala na nila bilang Diyos na si Nehusta. Bakit hindi mo sinabi kanina yan ang tinuloy? Iba po yan, kasi lahat ng paningin doon, matuklaw, hindi mamamatay. Yun ang purpose doon. Pero nung sinamba na ng mga Israelita, sinamba na bilang si Nehusta. Wala pang Nehusta na tinatawag nun eh. Bronze, sir, ayun na lang. Medyo nga na. Basta sumasagot ako. Nung time na tinawag na nila itong Nehusta't, doon na umayaw ang Diyos na gibahin. Dahil mali na ang paggamit. Nung una tama yung paggamit, lahat ng matuklaw, tumingin doon, hindi mamamatay. Ang di naman ang Israelita, sinamba na. Kaya mali na ang paggamit, gibahin na. Okay. Dahil sinihustat na siya. Yung po ang sagot ko. Okay. Another question. Ano na yung sagot mo? Kaya alam, sabi ko ba? Sige po. Next question. Kung baga sa 50% tayo, kompletohin natin. Huh? May nasak pala. Pwede ba na ang Katoliko
hindi gumawa, no? Pwede ba sila sumamba sa Diyos na hindi sa pamagitan ni Buhay? Okay, Pastor, walang problema yan. Pwede at pwede rin hindi. Di ba? Pwede ka rin sumamba, walang problema. Kung ikaw ay nasa bundok bilang Katoliko, hindi ka marunong mag-gumawa ng mga ributo ng mga banal, natural, pwede kang tubele. Hindi ka marunong mag-drawing. Alam mo ng kaputo na kahoy na naanuhin mo. Di ba? Ganun pa ang Katoliko. Ang purpose po ang amin, pwede kami gumamit ng mga representation bilang pagsamba sa Diyos, pwede rin hindi. Alimbawa, nasa gitna ka ng dagat, tinatawag mo ang Diyos, Katoliko ka, walang revolto doon, palutang-lutang ka sa dagat. Natural, didirekta ka sa Diyos. Yun po ang sagot okay, namin. Okay, tanong mo. Sige po. Paano ba ba sumamba ang Katoliko sa Diyos? Paano sumamba? Okay. Sabi mo, wala eh. Pag sumamba ka rin direkta sa Diyos, ang tinatawag namin si Jesus, ang Ama, at ang Espiritu Santo. Sila ang mga kinikilala namin Diyos na iisa, pero ang mga banal namin mga santo, hindi namin ang kinikilala bilang Diyos, kung hindi mga intercessor. Iba po ang mediator sa intercessor. Yes. Yan po ang sagot namin. So, paano po? Sa pamamagitan ng pagdarasan namin sa Trinitarian formula. Doon po kami sumasamba. Yan po ang sagot ko. Sa pamamagitan ba ng pagluhod? Kasi topic yes! Po, sa pamamagitan ng pagluhod, sumasamba kami sa Diyos. Oh. Hindi doon sa sinasabi mong direct to the point sa ribulto. Okay. Ngayon naman, kung meron ribulto, yes. Paano ang ginagawa nyo? Kung yan ay respect lang. Okay. At paano ang ginagawa namin sa pamamagitan ng pagbibigay parangal? Paano? Paano? Sa pamamagitan po ng naglalagay kami ng bulaklak. Ayan. Kagaya rin ng mga ginagawa sa mga hero ng mga revolusyon. Pinararangalan ang sabi nga ni Apostol San Pablo, parangalan ang dapat parangalan. Igalang ang dapat igalang. Ang mga papatira pa sa kayo, ang sunod-sunod. Sumasagot pa po ako. Parangalan ang dapat parangalan, 15:7. At igalang ang dapat igalang. Ang pagluhod, Pastor, hindi nangangahulugan kapag niluhuran mo ay dinadasalan mo na siya bilang Diyos. Samantalang ito sa 2 Daniel 2:46, si Daniel dinamaan, nagpatira pa. Worship Daniel by King Nabucodonosor. Bilang pagsama ba? Bilang Diyos? Hindi. Sinamba niya si Daniel bilang pagbibigay gala. Sinamba? Nagpatira pa si Haring Nabucodonosor sa harapan ni Protetang Daniel at si sinamba nito at nag-alay siya roon. Beauty of idolatry ba? Hindi siya binawa ni Daniel dahil ang pagsamba ginamit niya kay Daniel ay pagsamba bilang veneration. Hindi si Ian ha? Bilang veneration. Ang veneration ba ay hindi rin act of worship according to the dictionary? According to the dictionary, Pastor, mayroong dalawang uri ng pagsamba. Tinatawag na veneration, acts of respect and honor, at yung adoration of latria sa Diyos lamang po yun ibinibigay. Ang acts of veneration, ibinibigay namin iyan bilang paggalang sa mga taong banal, sa mga taong mga alipin ng Diyos sa mga taong servant of God, hindi bilang sambahin, bilang Diyos, kundi irespeto, igalang. Gaya nga ng ibinigay kong talata, ano sabi? Igalang ang dapat igalang. Alalahanin niyo sila, tularan niyo ang kanilang pananampalataya, hindi para sambahin bilang Diyos. Kaya nga ayon sa dictionary, Pastor, iba ang acts of veneration sa acts of adoration. Ang acts of adoration o yung tinatawag sa latria ay para lamang sa Diyos yan. Pero ang acts of veneration, pwede mong gamitin yan kahit sa siyota mo. Pwede mong gamitin ang acts of veneration sa asawa mo. Pwede mong gamitin yan bilang acts of veneration sa presidente, Duterte. Yes. Di ba? Kahit na ang pagkakasimbahan natin, igalang pa rin natin ang dapat igalang. Amen? Iba po ang acts of adoration, Pastor, at sa acts of veneration. Ayon sa dictionary, ito na po ang nagsabi. Meron ka ba makikita sa Biblia, pag-ibasa ka, na meron dyan veneration, o yung sinasabi mo, nadulia, nadrilia, pagsamba sa Diyos,
hiperdulia, pag sa pagano sa pastor, sa na hiperdulia. Binigyan ng pagkakaroon sa binigyan ng pagbigyan mo ako sa Bible. Binigyan ng pastor. Ito po. Kasi tayo Bible based. Dedication sa kanya ho. Ang iniingin mo sa kanya dahil pinanggit niya yan. Bigyan niya ako sa Bible, bumasa siya na meron sa Bible na veneration. Meron at po, meron na Dulia, meron na Tria, at meron na Dulia. Ko ang Bible ni Pastor. Okay. Para sa tingin ni Bayas. Ay, sa akin na lang. Binigyan na kita, Pastor, Daniel 2:46. Nagpatira pa si propetang, nagpatira pa si Haring Nabucodonosor kay Daniel at ito'y kanyang sinamba. Hindi po yun Latria or adoration, veneration po yan. Sino ba? Upang hyperdulia, Pastor, hyperdulia, saan ka nakakita ng anghel na rumispeto at lumalang sa tao? Ano sabi ng anghel sa mga nabinag? Hey, full of grace, the Lord's be with you. That is a hyperdulia. Anghel, ha? Nirespeto, hinalang yung tinatawag. Kay Rete, Katero, Katerotomine. That is a respect, a hyperdulia. Kung titingnan mo yan sa Greek, Pastor, isang kapitapitagang paggalang sa ina ni Jesus. Diba? That is a hyperdulia. Anghel na nagpakumbaba para nang irespeto ang hey, full of grace. The Lord is with you. Nakita mo na? Hinahanap siguro ni Pastor ang dulya na letra por letra o veneration na letra por letra. Yung magpastor ang gustong makita o yung nilalaman ng definition ng veneration at ng dulya at ng adoration. Binigyan na kita ng mga talata na kinukusitin na hyperdulya, kinukusitin na veneration. Binigyan na pa kita sa Lucas 1:27. Hey! Ang sabi ng pastor, meron na Biblia, babasahin mo. Pakibasa na. Daniel 2:46, Pastor. Ang sabi dito na si Daniel ay sinamba. Sabi dito sa Daniel, Pastor, Daniel chapter 2:46, tama ka doon, Carlo Cortez, yung kanta ni, di ba, sinasamba kita. Yung sabi, sinasamba kita. Sa Rey Valera. Sa Rey Valera. Ang sabi dito, Pastor, sa Daniel, sabi dito sa King James Version, dahil King James Version, chapter 2, Pastor, ang aking, 2:46. O, sige. Ang sabi dito, Pastor, napakalinaw ng sinasabi ni Propeta Daniel. Ang sabi niya dito, then the King Nebuchadnezzar fell upon his face. Ha? Fell upon his face. Fell upon his face and worshipped Daniel and commanded that they should offer an oblation and sweet odor unto him. That is called worship for veneration, not worship for adoration or latria. Diba? Sino yung sinamba niya? Si Daniel, at inutusan niya mag-offer ito sa kanya. Hindi po yun nangangahulugan na sinamba niya si Daniel bilang Diyos, kundi bilang propeta at lingkod ng Diyos. Dahil sa Revelation din, Pastor, ano ang sabi doon sa anghel ng Sardis? At paluluhulin ko at pasasampahin sa harapan mo. Ang Diyos na nagsabi lang sa anghel ng Sardis na walang iba kundi ang obispo na itinalaga ni San Juan. Sino yon? Mamaya sasabihin ko kung sino yun. Paluluhulin ko at pasasampahin ko sa harapan mo ang nagpapakilalan sila Hudyo at hindi. Ang Diyos na nagutuskan sa anghel ng Sardis. Palalapitin ko at pasasambahin ko at paluluhin ko sa harapan mo ang nagsasabing sila'y Hudyo, ngunit hindi naman. Pasasambahin ba ron ng Diyos o sa anghel ng Sardis ng Philadelphia? Hindi. Pasasambahin to respect, to honor, or paggalang na an act of latria or adoration. Yun po ang sabi ko. Tanong, Pastor. Isip na si Pastor. Okay, ang tanong ko, unang-una, tinanong ko sa'yo yung veneration eh, sabi mo, basahin mo. Binasa ko po yung Daniel. At pag ano ka ng veneration, na worship din pala. Ah,
Apo. Eh, ganun din pala eh. Tama yung sabi ko, na veneration is worship. Mahalaga, kung titignan natin, yung nakasulat sa binasa niya, and then worship. Yung word na veneration kasi, prostrate. At tawag doon sa English, to prostrate. And when you prostrate, from the word prostunyo, Greek word, ibig sabihin, it only for the Lord. Pastor, magtanong na po. Kung pala-aralan mo yung Grego, natin mo muna niya. Mr. Moderator, magtatanong po siya, hindi po siya magkukunan. Okay, okay. Magtatanong po siya, hindi po siya magkukunan. Ang tanong ay, sinabi mo na hindi tinuturo yan ng Katoliko. Yes, Pastor, nasambahin ang mga ripulto bilang mga Diyos. Pakita mo nga sa akin sa turo nyo na hindi sinasambay. Sa CCC po yan, mababasa na yan. Okay. Actually, ang usapan kasi natin, kaya hindi ako nagdala ng CCC, Bible alone lang yung ating ano. Pag gumamit ako niyan, sasabihin mo, lumabas ka na sa tema. Okay? Bible alone lang natin yan. Meron ako rito na CCC sa cellphone. Ang cellphone, na ang pagsamba sa rebulto ay hindi nangangahulugan yung rebulto na ang sinasamba, kundi it is a prototype. Prototype. Representation lang doon sa tunay na sinasamba natin na nasa langit. Ano sabi? Lumapit kayo sa mga espiritu ng mga banal. Na, ano? Sige po. Yung salitang prototype, ibig sabihin ba yun? Proto, ibig sabihin ba yun? Iba talaga ang Diyos, iba yung prototype niya. Okay. Ang sasagot po niya, dictionary. Iba talaga. Okay. Ito po ang ibig sabihin na prototype. Kasi binigyan mo ng self-interpretation mo. Kaya, ito po ang sasagot. Para po malaman natin na ano ang prototype, an original or first model of something from which other forms are copied or developed. Someone or something that has the typical qualities of a particular group, kind, etc. A first, sayang, a proto means first. First or early example that is used as model for what comes later. Model. Kung model, iba pala talaga yung Diyos. Iba naman walang yung Diyos. Pastor. Prototype. Wag sa pong mag-comment. Iba talaga sila. Mamaya po yung komentary ng Pastor. Magtanong pa po. Yung po yung rest natin. Ano po, Pastor? Magtatanong ka po. Hindi ka po mag-comment. Okay, give five minutes. 5 seconds. Meron pong reason kung bakit ho gumagawa ng idols. At yung iba, binanggit niya na po kung ano yung mga reason na ito. Magiging ko na rin yung ano. Ang unang reason kung bakit gumagawa ng idols ay for visual age. Katwiran po yan. Bakit? Sabagat noong panahon na yon, wala pang nagawang Biblia, naaaral na by oral tradition yung mga apostol. At after ng many years, only yung tinatawag na around 400 years, 300 to 400 years, saka lang i-introduce itong rebulto. Ang mga apostol noon, hindi gumamit ang mga rebulto o ang mga imahit. Kaya nga ho, visual age, dahil noon, ay Gentiles ho, at hindi pa marunong magbasa yung iba, hindi pa mataas ang intelektual, ginamit ito ng Roman Empire o ng Roman na nasa Roman Empire upang sa ganang makakilala yung iba through demonstration.
Pero naging pagano yon sapagkat kinopya nila yung pamamaraan ng mga hintil. Sabi nung gano'n, ano? Yung nangyaring yon, lalo sa ngayon, ay nabago na ang isip ng tao. So ngayon, intelektual na tayo, hindi na natin kailangan ng visual age. Hindi na kailangan kasi marunong na tayo magbasa ng Biblia, nakakilala na tayo sa Panginoon. Hindi na kailangan natin yung mga bagay na yan na sinasabi na visual age lang. Pangalawa ho, yung tinatawag na inspiration. Ginagamit yan, inspiration ko lang ito eh. Hindi ko naman yung idol eh. Another kagwiran ko yan. Pero dinadamaan, inspiration lang pala. Tapos magpapatira pa, luluhod, at sasamba. Eh, hindi na ho, inspiration nyo. Maraming inspiration sa pagkat gusto nila na magkaroon ng help, katulog. Kasi kung wala yung rebulto, minsan ang tao, nakikita niya na wala siyang katulog sa pananambahan. Eh, hindi nga ho nakakatulog lalo yun eh. Ipinakikita lang yung kahinaan natin ng pananampalataya. Ang Diyos hindi nakikita. Hindi siya nagpapakita ang Diyos. Kaya ngayon, anong sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things unseen. Ibig sabihin, ang ginagamit ang pananampalataya sa bagay na hindi nakikita. Hindi ginagamit ang pananampalataya sa bagay na nakikita. Yan ang ginamit ko ito. Sa rebulto, nakikita mo, hindi na pananampalataya yan. At hindi na yan nakakatulong sa atin, lalong nalalayo, mapopokus natin ang attention dyan kesa doon lang sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Na dapat lang siyang sambahin. Reminder! Eh kung reminder lang yan eh, no? Bakit ganun nga? Sabi ganun. Binibigyan natin ang paglilingkod ng attention. Bakit kailangan yan, ano? Magpatira pa tayo, luhuran natin, bigyan natin ang bulaklak, anuhan ang kandila, yung altar, reminder lang pala yan. No? Bakit binibigyan natin ang halaga yung mga ginawang ganyan kaysa magbigay tayo ng attention directly sa Diyos? Nahati yung ating oras eh. Minsan kinakausap pa. No? Hindi lang reminder. Takwiran lang po yung reminder. No? Ganon din, sabi nila, representation lang yan eh. Hindi naman natin sinasamba yan eh. Nire-represent lang yan yung Diyos. Yun ang iniisip natin. Pero totoo nga ba representation yun? Sabi nga ganun. Kasalanan lang diba? Sumamba, lumuhod, tinalagaan mo, at tinignan mo. Hindi lamang nagre-represent. How can you represent a living God? Kapag ang buhay, hindi kailangan representation. Katulad na lang ni Sal, at saka yung mga patay na bayani, sabi mo, representation yan eh, kasi patay na sila. Pero ang Diyos natin, how can you represent a living God? Buhay ang Diyos natin. Sabi nga ganun, ang Diyos ay pinanamahan sa ginawa ng kamay ng tao. Wala doon ang Diyos. Ang Diyos, sabi nga ganun, sa Corinthians 3:16, no? Ano sabi ng Panginoon, hindi ba kayo templo ng Diyos? Kung nasa sa atin ang namahan ng Diyos, ibig sabihin, wala yun doon. Ba't natin luluhuran yun? Ba't natin sasambahin? Ulitin ko uli, you cannot represent a living God. Wala siyang representative kasi buhay siya. Andito siya. Ba't kailangan magbuwa? Andiyan siya. No? Andiyan siya ng Diyos, buhay siya. Nararamdaman, nararanasan. Andito, bakit mo bibigyan ng iba? Kung patay ang Diyos mo, gawin mo na libulto. Ang ginagawa lang na libulto yung mga patay. Ang mga buhay na katulad ng Diyos, hindi ginagawa na libulto. No? Ganon din naman, decoration lang daw. Kapag kung decoration yan, eh, luluhuran mo pa, ano, no? Paalala lang daw. Pero binibigyan mo ng higit sa decoration eh. Binibigyan mo importansya. Nahati ang pagkilala mo sa Diyos. Kaya na very jealous ang Lord eh. Pag tinignan tayong ganon, siguro tinitignan tayo ng Diyos, naku, iilin sa atin. No? Spiritual idolatry, spiritual adultery. Iba ang binibigyan natin ng ano, ha?
Kaya nga, representative daw, hindi decoration. Ang totoo dyan, ginagawa natin amulet, miraculous instrument. Napapagtiningnan natin yun, ang ginagawa natin, para silang may kapangyarihan, parang buhay. Ha? Parang buhay, parang may kapangyarihan. Ha? Parang diyan ang magbibigay ng kagalingan sa atin, hindi sa Diyos. Kaya nga minsan, sa halip na gumagawa ng himala, ang Diyos direkta sa atin, na-ascribe natin sa mga ganyan. We are deceived that we could ascribe the miracles of God diretso sa kanya sa mga bagay na yan. Ang totoo dyan kapag meron mga himala, nakita natin, lapit kagad tayo. Pag meron lang himala na umiiyak, takbuhan na lahat ng mga Pilipino. Pag nakita natin dyan, mamaya, explain to. Kaya nga sabi ko ganyan, hindi ho, ito po ay only tradition na ginagawa mula ng tao. Mamaya, bibigyan ko ang katwiran ito. Kung meron pa akong time, ilang minutes ba? 3 minutes. 3 minutes. 2 and a half. Okay, dito sa dito ho sa Acts chapter 17. Alam ko, alam nito, anong sabi ng Biblia? Si Paul po, nangaral po sa Athens, sabi niyang ganyan. Paul stood in the midst of Marcia and said, "Hey men, Athens, I perceive that your things, you are too superpure, sa superstition." Kaya ito ang superstition, bakit ito? Sapagkat nakita niya po dito sa Athens, sa Marcia, na ang dami po na naniniwala, at sabi ka nun, nakakita siya na sabi niya to the unknown God. No? Very religious po sila, pero nakita nila unknown God. At sabi po dito, "For I passed by beheld your devotion, I found an altar with this inscription." May altar, may inscription to the unknown God, whom therefore ye all ignorantly worship, and him declare to you. No? Pinakita ni Paul, very religious sila, pero sabi ni Paul, you're worshiping ignorantly. At sabi niya, you're too superstition. Ano ang sabi niya po rito? "God hath not made the world of all things therein," verse 24, "of heaven and earth dwelleth not." Sabi nga lang, God does not dwell in the temples made by hand. Maliwanag pa po sa sikat ng araw, nang sabi nga lang, ang Diyos ay hindi po nananahan sa ginawa na graven image na tao, na Diyos-Diyosan. Maliwanag po yun. Nananahan ng Diyos sa atin, hindi doon. Akala ng iba, ando doon yung Diyos. Akala nananahan ng Diyos doon. Kaya inaalayan nila ng bulaklak, inaalayan ng kandila, inaalayan ng iba't iba. Napagsamba, pagpapatira pa, at pagyuyukot. Hindi ho. Ang sabi rito, neither worship with men's hands. Huwag natin daw sambahin yung ginawa ng kamay ng tao. Don't need things, ain't given all life, breath and all things. At sabi niya rito, we are also of His spring. Sabi ni Pablo, tayo ay mga anak ng Diyos. Sabi nga lang, for as much he ought not to think Godhead is like gold. Huwag natin sabihin ang Godhead ay Diyos. Gold, stone. Ika mo lang sandali. Ang sabi niya, times of ignorance. The times of ignorance of God. Naging ignorante tayo sa Diyos. Nakisama tayo sa ganon. Ngunit ang sabi po rito ni Pablo, but now commanded all men everywhere to repent. Okay. Sabi ni Pablo, lahat magsisi tayo ng pagsamba dito sa mga Diyos-Diyosan ito. Minuto, yung tanong ko. And then may judgment po sa kasunod to. Okay, Pastor, ito ang una kong tanong ay sa bilid na lumabas sa iyo. Ang sabi mo, ang mga patay lang dapat ang gagawa ng ributo. Ang mga santo ba namin, mga patay na, dapat po ba silang gawa ng ributo o hindi? Pass away, ang sabi ka na. Hindi, sabi mo, Pastor. Ang mga dapat lang gawa ng ributo, ang mga patay, namatay na ang aming mga santo, kaya sila mga santo, patay na. Dapat silang gawa ng ributo o hindi? Namatay ba sila o hindi?
Yung Diyos, buhay, sabi ko tayo, kaya hindi dapat gawa ng rebulto. Eto ang napatay, ginagawa nyo nga ng rebulto Ang mali nito. Ang tanong ko po ay, sabi niya, ang mga patay lang dapat ang gagawa ng rebulto. Ang mga santo namin, mga namatay na. Dapat po kasi ang gawa ng rebulto o hindi. Sabi kayo ng illustration na hindi religious yung binabanggit ko ron. Katulad ni Rizal, binanggit ko katulad ni Rizal, hindi dapat gawa na, dapat ginawa ng rebulto. Binanggit ko kasi dyan mga heroes. Kaya yung mga heroes na sinasabi mo, hindi yun ang ginagawa ng mga rebulto. Pero kung sasabihin mo, yung inyong mga Pastor, ang tanong ko po, kaya nang sabi mo, ang mga patay lang dapat ang gagawa ng rebulto, narinig ko yan. Ang tanong, ang mga santo namin ay mga namatay na, pwede po ba silang gawa ng rebulto o hindi? Pwede po ba o hindi? Yes, Your Honor. Hindi naman tinatanong kung Diyos. Sabi mo, ang mga patay lang dapat ang gawa ng rebulto. Ang aming mga santo ay mga matagal nang pumanaw. Dapat po ba silang gawa ng rebulto? I-reply ko yan kung yan ang sinabi ko. Dapat po ba o hindi? Yung sinabi mo. Ulitin ko. I-reply po tayo, Pastor. Kung sinabi ko yan, sinabi ko nga ang mga patay ang dapat gawa ng rebulto. Ang konsepto mo namin namatay. Dapat po ba silang gawa? Kaya nga ang sabi nyo sa rebulto nyo Hindi pala po ano sinabi ko. Sabi nyo ba? Ang tanong ko, Pastor. Pwede po ba silang gawaan o hindi? Kailangan ho ng explanation yan kasi kayo ang nagsasabi ng inyong mga santo buhay. Hindi patay. Yung espiritu po ang tinatang kaya nga, kaya dalawa ko yan. Magandiyan ko yan kasi binibigyan niya ako na ho ng maling interpretation sa kanyang tanong na hindi ko masagot. Sila nagsasabi na buhay yung kanilang mga Pastor, hindi pa ako nagbibigay ng wrong interpretation. Ang aking sabi ko ka lang, sandali, sinasagot ko. Ang sinabi ko ron, ang Diyos na ho, buhay. Ito, binanggit ko ha, i-reply niyo. Ang sinabi ko, ang Diyos buhay, hindi dapat gawa ng rebulto. Ang patay lang. Ang dapat gawa ng... Ang patay hindi lang. Hindi lang patay ang Diyos Ang dapat gawa ng rebulto. Ang pinahanan ko lang. Ang aking na ng Diyos. Ang aking mga santo namin ay patay. Sinasagot ko. Ang sagot ko dyan, ang aking topic, focus natin, ang Diyos. Sabi ko, ang Diyos ang recommend, ano ko, referral. Na si Jesus ang tinapos sa cross na matay. Totoo po ba meron ganito na naganap? Meron. Pwede po ba namin gawan? Dahil namatay ang Diyos during that time na ipinako sa cross. Pwede po ba namin gawan na ganito? Huwag po sa Diyos, hindi pwede. Diba, ang Diyos pinag-uusapan natin, iba sa tao. Okay, another question. Ang kamayanihan, iba ang Diyos, iba ang tao. Matatawag po ba itong Diyos-Diyosan o hindi? Kapag sinamba mo yan? Hindi ko po tinatanong kung sinasamba. Ginawa mo. Hindi ko po tinatanong sinasamba. Matatawag po ba itong Diyos-Diyosan o hindi? According sa Exodus, yung paggawa ng graven image, pagsamba, yun ang matatawag na hindi po yun ang matatawag. Hindi, nasagot ko. Ang tanong ko, matatawag po ba itong Diyos-Diyosan? Ito po hawak ko, hindi po yung Exodus. Matatawag po ba itong Diyos-Diyosan? Ang Word of God, Exodus Hindi ko po tinatanong. Matatawag po ba itong hawak kong crucifix na Diyos-Diyosan o hindi? Walang sagot. Ayon sa Exodus, ginawa yan. Sabi mo, yung hawak mo Graven image yan. Naho?
At kung sasambahin siya, papatinamaan. At bibigyan siya ng pagsamba na katulad sa Diyos. Yan ay magiging, yan ay talagang idolatry. Pero pag hindi ginanon, Diyos-Diyos ito o hindi? Sinabi ko nga. Pag hindi na po, Diyos-Diyos ito. Ginawa na ba eh? Baka, sabi niya po kanina. Ginawa ka ba eh? Hindi, gray, sabi, gumawa ka. Pastor, oh, ang sabi mo, sinamba mo. Ang sabi mo, ano na ito, doon mayroong ganitong pangyayari? Na namatay ang aling Hesukristo. Okay, ang tanong po, Pastor, matatawag ba itong Diyos-Diyosan o hindi? Hindi pa ako re-refer sa Exodus. Dito po ako re-refer sa hawa ko. Matatawag po ba itong Diyos-Diyosan o hindi? Question categorical, oo o hindi lamang po. Sinabi ko, Exodus 24, ang sagot ko, huwag po akong pasagutin, nang hindi sinasabi ng Biblia, sa atin lang yan. Pastor, my question is categorical. You may also categorical answer dito, Exodus 20. Okay, papasok ako sa Exodus 24. Pwede niyo po bang pangalanan kung sino-sino ang mga Diyos-Diyos ang tinutukoy sa Exodus chapter 20 verse 4, kahit yung mga po? Ayaw mo nito, ayaw mo nito. Ayaw pala si Baal po ba ito o hindi? Hindi. O yun naman pala. Hindi pala ito Diyos-Diyosan. Alam niya pala, hindi. Salamat, Pastor. Okay, next question. Salamat. Another question, Pastor. Acts chapter 7, verse 23. Sinabi mo, at kayong mga taga-Athena, dahil kayo ay mga religious, nakita ko ang inyong mga idol at nakakita ako ng isang altar na may nakasulat na inyong sinasamba to the unknown God. Sino po ba ang sinasamba na nakita nila na unknown God doon sa altar na pinakikilala ni San Pablo? Ano yung sinabi yung Biblia? Ha? 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 Sino nga? Ang sabi niya, Pastor Pablo, ang sabi niya, ang Kristo na ibinako sa krus, ang sa akin ibinakilala. Sa altar sinasabi mo, Pastor, nang isang hinabalik mo yung ano eh. At saan na lang pinag-usapan natin, Mars Hill? Ang sabi ng altar, ang sabi ng unknown God. Unknown God. Sino pa lang usapin ng pangalan unknown God? Sino po? Sino po yung unknown God? Ikaw ang sabi mo, sino po yung unknown God na gumawa ng langit at lupa kasi hindi nila kilalang sinasamba? Sabi ito eh. The unknown God that created heaven and earth na you worship. Sino yun? May karuntong yun. Unknown God na sino yung kilala na sinasamba nyo na gumawa ng langit at lupa. Imposible hindi mo kilala yan. Na unknown God na gumawa ng langit at lupa. Sino yung pasol? Hindi nga nakasulat. Okay. Yes, question. Sasagutin ko. Yes, question. Kailangan po ako eh. Sasagutin ko. Sige, direct answer lang po. Kaya nga, ang sinasamba nila at noong God, hindi yun yung Diyos. Kaya pinakikilala ni Pablo yung tunay na Diyos. Hindi nila kilala yung unknown God. Okay. May pipilitin mo na yun yung Diyos eh. Hindi nga nila kilala yung Diyos eh. Pastor, wag mo pilitin. Ako ba? Huwag ko pilitin na sinabi mo, anong pangalan? Ay, pwede ko sa iyo. Bigyan mo ng pangalan, wala kang masabi. Ang sabi mo, yun yung Diyos, mali. Bakit? Sapagkat, ang sinabi, sana sinabi nila, ay ito sinasamba namin, yung Diyos na gumawa ng langit at lupa. Ayun po, ay ganoon ito po. Okay. Meron na sila, ang Diyos ng gas. Hindi nga nila kinala. Sabi mo, na, ang mga ribulto ay hindi nakatutulong, sabi mo. Pero, merong katulad mo na senior pastor na inatinang ko na gumamit ng ribulto. Ayun. Ang tawag niya dito ay icon of humility. Ano yan? Hindi yun yan. Huwag ko yung sabihin. Hindi yung pastor. Tayo rito. Ako yung pastor. Ay, ano mo? Ang pastor. Ay, sayo. Ako yung pastor na sabihin mo. Okay, ako na. Ako na. Okay. Ilang 10 minutes? 10 minutes. Pastor, maraming salamat sa iyong napakagandang argumento.
Ang sabi mo kanina, ang mga patay lamang ang dapat gawa ng rebuto. Ang Jesus namin namatay sa krus, kaya mayroon pa lang ito. Amen. Tinatanong ko siya, kung ito ba'y Diyos-Diyosan, hindi niya masagot. Dahil kapag sinabi ng Diyos-Diyosan ito, hahamunin ko sa, kaya mo bang apakan at duraan sa oras na ito? Natural, hindi. Dahil doon siya magkakaroon ng dilema. Kapag challenge ko sa, hinihintay ko sa magot kung Diyos-Diyosan at hindi, kung pumasok ka siya sa titag ko na yun, lalo siya magkakaroon ng dilema. Dahil pag sinabi ng Diyos-Diyosan ito, pastor mo, ito'y Diyos-Diyosan, kaya mo ba itong duraan at apakan sa oras na to? Ayun ang magiging dilema sa kanya. Kung kaya mo, pastor, ilalapag ko ito mamaya, pakita mo, naduduraan mo at apakan. Di ba? Ano ba? Hindi raw kailangan ang ribulto. Pero, nung naka-attend ako doon sa Green Hills, binautismuhan pa nga ako doon, pinapakubad yung cross ko, hindi ko hinubad eh. Sabi ko, magkakamatay na tayo, hindi mo matatanggal ang cross. Dahil ayon sa pastor mo, pinicturan ko, that is an icon of humility. It is not idol. It is an icon of humility. Sabi ko nga, huwag niya rin ano yung pastor. This is my time. This is my time. Ang topic natin ay ribulto. Ang topic natin ay ribulto. Ribulto at picture din na pinakita ko. Ginagamit din pala nila nito. Apo niya, pastor. Pala ito ay, hindi pala ito idol. That is an icon of humility. Bakit alam mo, pastor, sa Greenwich? Yan. Di ba? Napakalinaw. Icon. Eh, masakit. Si Jim Caviezel, ginawa nilang si Kristo. Si Jim Caviezel to, doon sa ano, yung artista ng Count of Monte Cristo, hindi po ito, pero tinawag nila na icon of humility si Jim Caviezel na ipinako doon sa Passion of Christ. Siya na rin na nagpatunay na representative lang yan. Ha? Ang artista to si Jim Caviezel, pero anong tawag nila? It is an icon of humility. Di ba? Napagalinaw, pastor, tinatanong ko siya, sino ang known God na gumawa ng langit at lupa? Hindi niya alam. Mga antena, ang pinakikilala ko sa inyo, nandila ko sa krus, kung hindi si Kristo. Ayon sa kaangat mo lang yung talata. Natutuo? To the unknown God na sinasamba nyo na gumawa ng langit at lupa. Si Kristo yun. Kaya ang unknown God na hindi nila kilala. Pinakilala ng isang Pablo. Iaangat mo lang yung talata. See? Ano ba? Bakit ka mga malibulto? Hindi yan mga multo. Yan ay mga representative. Yan ay mga pakalala. Hindi yan mga Diyos. Tinanong ko si pastor, ang sabi niya, sa Exodus chapter 20, therefore, yun daw ay Diyos ang tinutukoy, pinangalanan ko kung sino-sino. Nagulat po ba kayo? Kasi medyo kayo seryoso dyan eh. Sila po, tinanong ko, pwede bang pangalanan mo kung sino? Si Baal, si Astaros, si Semos, si Moloch, si Dagon. Kailangan na pangalan Diyos Diyosan. Pero hindi niya matukoy si Mama Mary, si San Pedro, si San Pablo. Hindi niya matukoy. See? Pero kilala niya ang mga Diyos Diyosan sa Exodus. Chapter 20. Pansinin ninyo sa New Testament. Panginoon, sa ilang marang binatang mayaman, ano po ang dapat kong gawin upang ako ay makapasok sa kanilang Diyos? Isa-isa ni Kristo, pero hindi na sila rin do sila make any graded image. Hindi siya nag-umpisa wrong. Ano sabi niya? Ibigin mo ang iyong ibigin mo ang iyong kapwa. Huwag kang mamatay. Huwag kang manangalo niyo. Huwag kang... Yun ang sinabi niya. Pero hindi sinabi ni Jesus. Huwag kang gagawa ng kahit anong larawan. Wala doon sa New Testament. Ang tinukoy niya yung pag-ibig sa kapwa. See? Hindi kang si Kristo sa rebulto, sa larawan. Kumuha siya ng example. Ano sabi? Kanginong larawan ang nandito. Hindi niya sa labas. Hindi po ito. So, sino si Rizal? Si Rizal po, ibigay kay Rizal ang kay Rizal.
Pero gagamitin ko yung sinabi ni Jesus. Kaninong larawan ito? Sa Cesar po. Si Cesar ay pagano. Ibigyan mo sa Cesar ang sa Cesar. Pastor, ang mga rekorte ng mga santo, lalo na ng nanay ni Jesus, ni San Pablo, ang lahat ng mga banal. Kanino sila? Kay Cesar o sa Diyos? Natural, ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Ibigay sa Cesar ang sa Cesar. Ha? Ibigay mo kay Cesar ang sa Cesar. Ang rebulto ba? O ang mga representative ng mga santo, gaya ng mga nagiring Maria, lahat kayo ni San Pablo, ni Apostol, lahat ng mga Apostol, sa Diyos pa yan, o kay Cesar? Pag sinabi mo kay Cesar, nagulat ka kay Jesus. Dahil mga alagad niya yan, hindi yan alagad ni Cesar. Amen? Amen. Ano ba? Ang sabi ni Pastor, totoo daw ito. Meron ba nito si Apostol Pablo? Mayroon. Mamasahin natin ang Galacia chapter 3. Chapter 3 ng Galacia. Basahin natin, kapatid. Para sabihin ni hindi. Ito po ay sa Protestante. Ngayon kung mag-request kayo, meron din akong Katoliko nito. Kasi pagmamangal na, sa Protestante yan, bakit ayaw mong gamitin ang sa Katoliko? Eh di magkakatoliko ako nito. So, Protestante, para hindi naman sabihin, kumakampi sa akin ang Biblia. Naging paman, kampi talaga sa akin ang Biblia. Sabi nito, O foolish Galatians, what magician has hypocrited you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ that as clearly as though I have weighed a prophet, a picture with Jesus Christ, nailed and died on the cross. Anong gusto niyo makita sa inyo, mga hangal na taga-Galasyan, na si Kristo ay pinako sa krus, na larawan ni Kristo na ipinako sa krus. Kaya kami meron, si Apostol meron eh. Kani pa kaya wala? Sabi niya, hindi rin gumagamit na dinuto. I have a picture of Jesus Christ, nailed and died on the cross. Winirate niya sa kanyang placard ayon sa Biblia ng Protestante. Hindi ito sa atin. Sabi niya, hindi rin gumagamit ng ribulto. Eh, bakit siya merong crucifix? Ayon dito. Dina? Pastor? Ano ba? Magbibigay na ako ng mga talata. Exodus chapter 25 verse 17 to 20. May ribultong pinagawa ang Diyos. Exodus chapter 26:1, purtahan ang mga larawan ng Kerubin, ang tondang tipanan. Ano pa? Exodus 20:31, purtahan din sila. Exodus 36:35, first Kings chapter, ano yun? Pastor, ano yun? First Kings chapter 6, verse 29, picture of angel of the temple. Meron. Ayon din doon sa King 722, may mga larawang nakaukit, nararawan ng leon, baka, kerubin, bulaklak, at iba pa. 2 Chronicles chapter 3 verse 7, dinding ng templo, dinukita ng mga raming kerubin. 2 Chronicles chapter 3 verse 13, mga telang pinurtahan ng larawan ng mga kerubin. Dimasot yung parwe. Ano pa? Ezekiel 41 verse 17, mukha ng mga tao, mukha ng leopardo. Nando doon, ang sabi niya, wala raw yung tulong, hindi raw yung makatutulong. Eh bakit kung hindi yung makatutulong, eh bakit nagpagawa pa ang Diyos? That is religious purpose. See? Napakalino, simple of God ba yun? Basahin natin, Pastor, ayon mismo sa mga Protestante. Symbol of God ba yun? Ito, Pastor, ang sabi ng The Message Bible. Ang sabi dito, dito po, ang sabi, ito po, babasahin ko po, 7:4 and the following verse. Sabi niya, while your people were on worship, your enemies, birds in the brawling and strolling graffiti,
They set fire to the forts. Ito yung sa ano, templo, gidiliba naman kalaban ng Israel. Yes, beat down the doors and sledge hammers. They split them the cannon. Tutuloy ko lang, pamasahin. They burn your holy places to the ground, violate the place of worship. Place of worship pala yun, yung may mga larawan. Place of worship, they set themselves, will wipe them all out and bury down all the places of worship. That is the places of worship. Tuloy natin. They're not seen as sign of symbol of God. Symbol of God yun. Sabi niya, hindi daw pwede ilarawan yan. Mamaya, marami pa akong talata na ang Diyos ay mga may representante. Mamaya, abangan niyo. Tanong po, Pastor. Okay. Yung bang tinatawag mo unknown God, sinabi mo, hindi naman ako sa hindi agree na si Paul ang kakilala ng unknown God. Pero, ano? Kina na ba ang taga-Marcial at taga-Greece yung sinasabi nila na kalagay na unknown God? Ikaw na ang nagsabi, Pastor. Kina na ba nila? Hindi. Oo, oh, kaya na. Hindi mo na kilala, Pastor. Ay, hindi mo na ba nakilala? Ayun. Pero pinakilala ni San Pablo. Ayun. Ang sabi niya, ang Kristo na aking ipinakikilala sa inyo. Iakit mo. Ayun. Ayun. Dapat pala, si Pastor, huwag ka muna mag-comment. Huwag ka muna mag-comment. Napakalimana. Sumasagot ako sa'yo ng categorical. Pero ikaw ayaw mo kong sagutin ng categorical. Mamaya, sasagot ka ng categorical sa akin. Next question. Okay. Ang tanong ko, anong pangalan ng unknown God na sinasabi? Kaya na unknown, Pastor. Ano ba ang pangalan? Kasi okay. Sinasabi ko, itataas mo lang. Itataas mo lang. Ba, ang Kristo Jesus na ipinakakalala ko sa inyo. Ang siya kong pinakikilala. Iyakin mo lang ikalala. Inalangin na hindi alam. Tapos ngayon, si Kristo na naman. Sa akin na lang si Paul eh. Sandali. Ang kaya mo na si Paul ang nagpakilala. Yes, kinakang San Pablo. Pero, yung mga tagartos. Sanong mo na. Hindi po kilala na hindi po kilala ng mga taga-Athens. Ayun. Kaya nga, pinakilala ni Apostol Pablo na ang Kristo na ipinako sa krus ang siyang ipinakikilala ko sa inyo. Ang tanong, kasi kanina, parang alam ng mga ano, kung sino yung hindi nga po, alam ko may sabi. Alam nyo. Kaya ang sabi sa inyo, okay. Si Apostol. Diwala po yan, hindi nila alam. Kaya ang sabi sa inyo, nagpagliwanag. Okay. Ano? Question na. Alam ba ng taga ano? Ng taga Athens yung pangalan ano God? Paulit. Hindi nga alam kaya nga pinakilala ni Apostol Pablo. Pinakilala ni Apostol ang Kristo ang ipinako sa krus. Ang siyang aking pinakilala sa inyo. Kaya nga may unknown God, kaya nga pumunta si Apostol Pablo para ipakilala si Kristo. Maliwanag. Okay. Kaya na maliwanag. Sinagot ko. No? Alam na yung question. Oh. Kaya na maliwanag. Yung tungkol sa temple. Sa temple. Pinag-usapan na natin ito kanina eh. Ulit-ulit mo lang eh. Nagbigay ka ng mga talata. Apo. Pwede ba basahin mo yung mga talata ngayon? Apo. Lahat po ba? Gusto nyo basahin natin? Okay. Mamasahin po natin. Para po maintindihan ang lahat. Babasahin ko po ang Exodus 25. Ang gusto mong babasa mo, ito lang. Alin? Okay. Hindi na lahat, ano? Ano? Na yan ay pinagawa ng Diyos. Yung mga ganun yan. Pastor. Sige, basahin ko lang sa inyo natin. Pinagawa ng Diyos. Ang pinagawa ng Diyos yung templo. Sabi ko kanina, hindi Diyos. Sabi ko kanina, Diyos ay nagpagawa. Di ba? Sabi ko, ang pinagawa lang ng Diyos yung templo ni Solomon. Pero si Solomon, ang nagmanyay. Ganun ulit. Parang pinabawi mo na yata. Ang pinag-uusapan natin dito, pinago pa naman eh. Ako na nagsabi na yung buong templo eh, nilagyan na ng ano, Kelvin eh. Sino nagpagawa na? Sabi ko, sino ang nagpagawa?
magawa, basahin mo nga. Okay. Kung ginagawa talaga yun. Okay. Okay, babasahin ko. Basta ha, babasahin ko. Basahin mo. Kaya kayo, tinanong ko, sabi mo ano siya nagpagawa. Pero babasahin natin ayon sa utos ni Pastor. Basahin natin. Ezekiel chapter 41. Ito ang sabi. Umpisahan natin sa chapter 17. Pastor, babasahin ko. Ito ang sabi. Ang templo. Ayon, ang sabi nito. Sabi dito, Pastor, sa 15. Okay. Ang mga silid na pasukan sa templo, ang dakong banal at ang dakong kabanal-banalan at ang bulwagan sa galing labas ay napapalutan ng tabla mula sa sahig hanggang bintana. Ang loob naman ng templo ay balot ng tablang kasitaas ng pito at may ukit ng larawan ng palmera at terubin. Salitan ang larawan ng palmera at terubin. Bawat terubin may dalawang mukha. Tuloy natin. Isa ay mukha ng tao. Mukha ng tao, mukha ng manang ng leon ang isa. Itataas ko medyo malayo. Mukha ng manang ng leon ang isa. Kita mo na ha. Mga hayop pa pala yung mga nasa loob ng templo. Ang mga ito ay magkatalikod at parehong nakatingin sa puno ng palmera. Ganito ang larawang nakaukit sa lahat ng dingding ng templo. Lahat pala tagtag ng ribulto, yung worship of ano nila. Tuloy ko, Pastor. Ito pa, ang mga masa templo ay dakong banal at parisukat. Sa harap ng dakong kabanal-banalan ay may parang mga altar na kahoy. May altar din. Parang sa Catholic Church, di ba? Ang taas nito ay isang kalahating metro. Isang metro naman ang luwag ng kahoy, ang mga palito. Ang pinto, ganun din, etc., etc. Medyo mahaba, Pastor. Ngayon, ano ang tanong mo, Pastor? Ano ang tanong mo? Binasa ko, may mga mukha ng kung ano-ano. Mukha. Mukha ng leon, mukha ng tao, mukha ng kerubin. Oh, sige, huwag ko na basa. Hindi ko na basa. Ayun. Nahanap niya, hindi na basa. Diyos, buwa. Hindi na ang sarap para Katoliko. Sa Katoliko ba, may mukha ng leon? Ay, mayroon po, Pastor. Ah? Ang dami. Meron. Huwag ko na kasi sa bahan natin sa mga kilit-kilit to, no? Ang dami mga kin. Pagpapasok nga, isasawa ng holy water. Meron. Yung apat na sulong na namin. Leon, mukha ng leon, mukha ng topa, di ba? Nakasimpa lang. Meron. Hindi na pumapasok sa simbahan, Pastor. Napapaghalata. Dati ka nga Katoliko na hindi nagsisiba. Yes, yes. Yes, yes. Yes. Hindi mo pala nakikita yun. Na-porn na gana ko eh. Kaya, nagkakantan niya. Kaya nga sabi ko, na-porn na gana ko, wala ko nakita ko. Okay, kaya. Next question. Hindi na susuwa si Pastor. Kaya hindi niya nakita yun. At saka, okay. Next question. So, medyo may ano ko dito sa ano, pwede ba i-wave mo yun pagtanong ko at gamitin ko sa ano? Okay, pabigyan natin si Pastor dahil sa hindi naman. Hindi, kasi... Kaya ito ba, wave na si Pastor! Ilang minuto susunod? Asan na yun? Kasi Pastor, hindi naman sinasabi. Ilang minuto na lang. Yung kanyang pagkakala, defensive words, nakita ko napabaling-baling eh. Parang ka... Uh-huh. Pastor, may dalawa lagi na susundan mo pag andun sa kabila, dito siya sa kabila. Hindi yung maganda yung gano'n, ha? Kaya sabi ko, hindi na po question. Answer mo direct, hindi na po question. Sige. Ano lang yan? Presentation lang. Okay. So, nakita ko na dito po, ha? Papalista yung conclusion. Conclusion na? Sa conclusion ko, sinabi ko nga, okay? Wala nang tanongan yun. Wala nang nagpapasalamat ako sa lahat ng tumalo ngayon. Pinakita ko lang unang-una, ako'y nakakilala sa Panginoon na born again. Aha, dahil nabago ang buhay ko. Yun lang ang pagpapakita sa pagbabago ng buhay. Aha, na dati, hindi maganda ang buhay ko, binago ng Lord. At nakita ko na hindi tama ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ngayon mga ko'y nasa Diyos-Diyosan pa sa mga rekulto, hindi ho nabago ang buhay ko.
No? At si Jesus nagbabago ng buhay. Pagmula ng tinanggap ko si Panginoong Jesucristo, nagkaroon ng pagbabago at hindi niya na ako dinala sa mga ganitong klase ribulto. Kaya nasabi ko, dahil itong mga ribultong ito, Exodus pala, pinakita ng Lord na ayaw niya magpagawa. No? Do not make any image. Kaya dapat sundin natin. Pangalawa, itong mga ribultong ito, kapag inanuhan mo, katulad yan sinabi niya, nagpakita siya sa akin. No? Dumuhodan. Kaya nang pinakita yung cross eh. Merong tao ron. Ang mga ginagawa kasi doon, ginagawa nilang idols yan. Niluluhuran, sinasamba, pinapahiran, hinahalikan. Ano nga po, bata pa eh. Ganyan din eh. Pinapahiran at hinahalikan. Na nagiging Diyos-Diyosan po. Na ayaw ng Diyos na nakatingin tayo doon, ikinumpara natin. Ang sabi ko nga, hindi natin maaaring maikumpara ang Diyos sa anumang bagay dito sa lupa. At yan ay grievous sin. At merong judgment po riyan. Revelation 21 verse 8, ang sabing gano'n, ang sino man nahulog sa idolatry ay yung dagat-dagatang apoy. Doon siya dadalhin. Kaya nakakatakot po ito. Ito po ay buhay at kamatayan sa lahat sa atin. Pwede naman hindi tayo magribulto, pwede naman diretso sa Diyos. Kung susugal pa tayo, nagagamitin pa natin yung ribulto at pakita mo, nakita ng Diyos na sumasamba ka pa na dyan. Hindi niya masisigurado na hindi lang ng Katoliko hindi sumasamba. Naho? Ang sabi ng gano'n, ang Diyos ang nakakakita ng puso. Sa Ezekiel chapter 16, verse 7. No? Ngunit, pag nakita ng Diyos, nakakita natin, sabi niya, hindi tinuturo ng Katoliko ito. Pero, orally, sinasabi nilang gano'n, na pag meron dyan, ano, ipinaparada at gano'n, ano, nakikita yan, tinatawag pa yung mga kapwa Katoliko. Sino tumatawag nito? Uh-huh. At sinasabi nila, puntahan ito, dito na babanggitin, pero ilalagay ko na ito para alam natin, kapag kumadating po yung Black Nazareth, nakikinig ko po sa television, at sabi ng pare, uh-huh, inaanyayahan nila. Pagkatapos, pina-pina po yan, nahalig doon sa talampakan na ribulto. Hindi ba po mamagsak ba yun? Maliwanag po, magpapatira pa, hahalik. Aha, yun ay yan, sabi, hindi tinuturo, pero ginagawa. Iba po yung sinuturo, iba po yung ginagawa. Pag sinabi mo, orally, tinuro mo na yun. Kahit sabihin mo, binababasa mo sa kanya, wala naman sa katitis mo yan eh. Hindi tinuturo, pero sa aktual, nag-aanyaya yan, pira-pina. At pagkatapos, pag pinaparadaw, ano na nangyayari? No? Katulad ko, nung kabataan ko po, sumasama ako sa parada. Nalulungkot ako, nagkakasakitan. Nalulungkot ako, pinag-aaguan yung bulaklak. Nalulungkot ako, kanya-kanyang pahit. Na parang tingin nila, may kapangyarihan at buhay yung santong yun. Yung mga ribultong yun. Naho, nung makita po ng Panginoon, kung Diyos ang titingin sa ibaba, God is jealous. Ayaw ng Diyos yung ganun ang gusto niya, diretso lang sa kanya. Kaya nga, pinamamanhin ko po sa bawat isa. Magbasa kayo ng Biblia. Marami akong talatang inihanda. Ako na nga ng oras. Pero ipakikita ko sa kanya. Ngayon pa man, yung sinabi niyang cross ganon, sinasamba na yon, hinahalikan na. No? Nilalagyan na yon ng kandila at ginagawa na lahat. Ibig sabihin ng Panginoon, those shall not make and worship. Mahalaga yon. I will visit the iniquities of your fathers in third and fourth generation. Kung totoo nga, yun ang pagsamba. Nakakalungkot, nabibisitahin ng Diyos ang ikatlo't kaapat na salinahin natin sa kaapuan-puhan. Kaya nga, makita po natin na grave babies, grievous ano po ito, grave sin na meron pong judgment kapag dating ng time. Haharap tayo lahat sa harapan ng Diyos. Magsusulit tayong lahat. At pakita niya, ha, naka-video lahat, alam ko, pakikita sa atin lahat ang ginawa natin. God is a jealous God at isang paghatong ng Panginoon sa gawa at dito sa gawang magsamba. Maraming salamat po. Dito lang tatalawa. Ako naman, Pastor. Maraming salamat sa iyong conclusion. Ang sabi ni Pastor, how can represent the living God? Hindi makukumpara ang Diyos ayon sa kanya.
Pero ayon sa Biblia, ito ang ating babasahin. Magsta ka, Pastor. Doon siya'y nagtayo ng altar at tinawag niyang El Elohe Israel. Anong altar? Tinawag na El Elohe Israel. Kala ko ba hindi kaya i-compare? Bakit yung altar tinawag El Elohe Israel na ang ibig paulugan si El, ang Diyos ng Israel? Mababasa sa Genesis chapter 33 verse 20. Ikinumpara ang altar na tinawag El Elohe Israel. Hindi yan nabasa ni Pastor. Ano ba? Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. Altar, tinawag na si Yahweh ang aking watawat. Yahweh is my banner, ang tawag niya sa altar. God cannot compare, sabi niya. Siya mo sabi. Ha? Yung ano yung Diyos pinaparod sa altar na ba to? Tinawag na si Yahweh ang aking watawat. Na-compare ang Diyos sa altar. Nagalit ang Diyos? Hindi. Dahil inattribute sa tunay na Diyos. Hindi sa taking Diyos. Another pastor, mag-take notes ka. Pag-turo mo ito sa iyong mga membro. Masabi lahat. At sige, John, ay natayo ng isang altar para kay Yahweh na kanyang tinawag si Yahweh ay kapayapaan. Anong tawag sa altar, Pastor? Yahweh is ano? Is si Yahweh ang kapayapaan, yung pangalan ng altar. God of peace. Si Yahweh ang kapayapaan. Nagalit pa ang Diyos? Bukod chapter 6 verse 24. Sabi niya, God cannot compare. Pero ang Diyos nagko-compare. Pero ang Diyos nagko-compare. Nasa altar, tinawag. Petos, mga kalagay ni Pastor, magbasa kayo. Another! Si Yahweh ay ipagtatayo. Ano itatayo? Ipagtatayo sa Ehipto ng isang altar at siya ay pararangalan sa pamamagitan ng isang haliging bato. Aba? Ipagtatayo ng altar si Yahweh ng isang haliging bato. Akalain mo yung ayawin ng Israel? Tatayuan at tatawagin aligin ng bato. Nagalit ba ang Diyos? That is comparison between Yahweh and the figure of stone. Magbasa! Magbasa kayo! Hindi lang selected verse. Dahil ang Bible, buo yan, hindi ang putol-putol. Di ba? Ang linaw! Magtatayo ng pillar of rock at ito ay ipabibigay na kay Yahweh na hanggang ngayon ay nandoon pa. Yan ay mababasa Isaiah chapter 19 verse 19. See? Kala ko hindi pwede i-compare. Dapat mag-aral tayo ng hermeneutics. Mag-aral tayo ng theology. Mag-aral tayo ng exegesis. Yan ang pulang sa atin. Amen? Kung nilagyan nyo para ito, bakit hindi nyo naiintindihan? Di ba? Nilagyan nyo ito, dapat naiintindihan mo to. Pamilyan natin kung ito, kaya bakit kinumpir nila sa haliging bato at ipararan na nila kay Yahweh? Si Yahweh ang malaking bato ng Israel. God is a big rock of Israel. Ikinumpir nila ang Diyos sa malaking bato. Nabasa niyo yan? God is my rock. Di ba? Ano pa? Ito ang maganda. Nang pumasok si Moises sa toldang tipanan upang makipag-usap kay Yahweh, narinig niya ang tinig nito mula sa pagitan ng dalawang kerubin. Sa narinig yung tinig ni Yahweh? Sa pagitan ng dalawang kerubin sa ibabaw ng luklukan ng awa na sa ibabaw ng kabanang tipan. Nagmumula doon sa kerubin dito ang presensya ng Diyos. Ha? Nabasa niyo ba yan? O napag-aralan niyo, hindi pa. Tinuro ko ngayon. Numeros chapter 7, verse 89. Dapat nabasa niyo yan. Tinuro mo sa kayo rin dito, sa pagitan ng video, doon nila narinig ang tinig ng Diyos. Ano ba? Ang sabi dito, pinangungunahan niya ang
Baala Juda upang kunin ang kabanang tipan ng kinakatawan. Ano yung ang kabanang tipan na mayroong dalawang kerubin? Kinakatawan sa kaluwalhatian ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nakaluklok sa ibabaw ng mga kerubin. Ayan, ang Yahweh pala, ang kinakatawan pala noon ng dalawang bintong kerubin na kung saan nakaluklok si Yahweh sa ibabaw ng mga kerubin. Nothing compared to God according to you. Pero mga talata ng Bible na nagpapakita. See? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hindi po kasi nag-delante. Purihin ang Diyos. Ginagaya ko lang yung boses. Pastor, pastor, magkaya na tayo. Nakabawal na yun kapag hindi nagdadasal bago kumain. Okay, magdasal na tayo para sa biyaya. Hindi ibig sabihin nakaharap tayo dyan, dos-dosan na yan dahil sa harap lang tayo nagdadasal, ha? Correction. Hindi po kinakaharap ka sa magkain, nagdadasal ka, yan lang ang dinadasalan mo. Huwag nyo lang patirapaan. May second stage, ano ang topic? Meron ulit, panto? Salvation, topic, natanaw kayo mga mga mga. Meron ulit, panto? Ako hanggang 500, open ako! Hanggang 500, any kind of topic against the Catholic Church teaching.